Dad, may tinatago ka ba sa amin ni Vincent? Malamanin niyang tanong sa kanyang ama habang nakayoko ang kanyang ulo at inaabal ang sarili sa mga pipirmahang papeles. Hindi niya inaasahan ang bigla nitong pagbisita sa opisina niya. Kaya gusto niyang marinig sa big mismo ng kanyang ama ang tungkol sa anak nito kay Alma. Ngunit napansin niyang wala itong balak umamin sa kanila. What kind of question is that, son? Kung saan ako tumambanda at saka pa ako maglilihim sa'yo? Nakaarko ang kinintong sagot sa kanya. Parang iba sa pandinig ni Enzo ang tono ng pananalita ng kanyang ama. Tinitigan niya ito. Mula nang bumalik si Alma galing sa Amerika, may malaking ipinagbago ang kanyang ama. Ang kanilang ama na dati malambing at halos araw-araw tumatawag sa kanila na Vincent at nagtatampo pa kung hindi nila mabisita sa siyenda ay malaking ipinagbago. Noong nakarang araw, ikinuwento niya rito ang tungkol sa nangyari kay Camila. Ang tanging sagot nito sa kanya, napakaboba niya para sumugo doon mag-isa. Nagulat siya sa sagot nito. Hindi siya makapaniwala na lumabas iyon sa bibig ng kanyang ama, samantalang noon sa pamismo ang puring-puri kay Camila. Kaya ngayon, nagulat siya sa bigla ang pagbisita nito sa opisina niya. Bakit ka na pa rito na wala man lang babala? Nakakapanibago yata, Dad. Dati tumatawag ka muna para alamin kung nandito kami sa opisina. What a big surprise. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Hindi kaagad sumagot ang kanyang ama. Bagkos, seryoso itong humihigop ng kape at kampanting nakaupo sa malapad na sofa sa kanyang opisina habang diretsyon tingin sa malaking painting ng kanyang ina na nakakasabit sa dingding. Enzo, may hihilingin sana akong pabor sa'yo. Bigla nitong sabi. Parang kinabahan si Enzo sa narinig. Ito na ba ang inaasahan niya? What is it, Dad? Tumingin si Victor sa kanya. I want you to help the son of ex-congressman Trinidad. Bigyan mo siya ng posisyon dito sa kumpanya. Walang pag-aatubiling saad nito. Napatawid siya ng upo sa kanyang swivel chair. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Nang ganun kabilis? What do you mean by that, Dad? His dad is a businessman too. Why here? Kinausap ka ba ng ina niya? Baka in the future maging problema pa natin yan. Hindi ba't siya tagapagmana ng kanyang ama? Tuloy-tuloy niyang tanong sa ama. Kahit alam niyang dahilan, ngunit nagmama ang maangan lamang siya para aminin ng kanyang ama ang katotohanan. Ngunit mukhang hindi niya ito maririnig sa bibig nito. Basta't sundin mo na lang sinabi ko sa'yo para wala tayong magiging problema, son. Banta nito sa kanya. Nanlumo siya sa narinig. Lihim niyang naikuyom ang kanyang kamao. Bakit tumantong sa ganito ang kanilang tahimik na pamilya? Tumayo si Victor upang umalis sa sala na magsalita siya. Dahil ba sa nakaraan ninyo ni Alma Trinidad? Walang preno niyang tanong. Hihintayin pa ba niyang aminin itong lahat sa kanila para kasing kay hirap para sa kanyang ama na aminin sa kanila ang itinatago nito? Hindi niya ma-imagine ang naramdaman ng kanilang ina noon na naghihintay lang din sa pag-amin ng kanilang ama. Kaya sa mga paintings ito ay binuhos ang lahat. Samantalang ang kanilang ama na walang hilig sa paintings, hindi nito naiintindihan ang ibig sabihin ng mga obra ng kanilang ina. Napahinto si Victor sa paghakbang. Humarap ito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Mukhang naalarma niya ito. Humakbang siya patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga alak. Kailangan niya ng pampatanggal ng bara sa kanyang lalamunan. Lumagok siya ng 2 beses bago nagpatuloy sa pagsalita habang hawak ang baso ng alak. Your secret affair with Alma Trinidad. Kailan pa ba nag-umpisa, Dad? Mula nung kabataan ba ninyo hanggang ngayon? Gagawin mo rin ba sa amin ni Vincent ang ginawa mo noon kay Mommy? Nang gagalaiti siya sa galit na sasama ng loob. Para niyang nakikita ang sakit na kinikimkim ng kanyang ina sa loob ng ilang taon. Ang sakit habang pinipinta ang laman ng dibdib nito. Hindi kaya ikaw ang mastermind sa pagpatay sa kanya? Para maisakatuparan lahat ng pangarap ninyo ng babaeng yon. Bulyaw niya sa ama. Isang suntok ang pinakawalan ni Victor at tumama iyon sa kanyang panga. Iyon ang tagpong naabutan ni Vincent kasama si Tim. Dad! Bro! Agad lumapit ang dalawa sa mag-ama na nagtatagisa na matatala sa tingin. How dare you say that? Anak lang kita, Enzo. May ebidensya ka ba sa mga paratang mo? Galit na sabi ni Victor kay Enzo. Humalakak si Enzo na parang baliw habang tinutungga ang basong hawak at sa isang iglap, lumagapak iyon sa sahig na kinabahala ng kanyang ama. Sa loob ng 34 years, ngayon lang nangyaring sumagot sa kanyang ama at nagwala ang isang Enzo Ledesma. Tumapa ng mabasaging flower vase na nakapatong sa ibaba ng lamiseta nang sipain niya ito. Hindi maipintang mukha ni Enzo, maging ang itsura ng opisina nito. Maya-maya, hindi na nakatiis sina Tim at Vincent nang lapitan ni Enzo ang malaking kahon sa tabi ng cabinet na may mga antik na nakadisplay. Bro, enough! Awat ni Vincent sa kapatid na akala nito'y maging iyon ay itatapon ni Enzo.
Hindi siya nito pinakinggan bagkos iwinaksin itong kamay ni Vincent. Saka mabilis na kinuha ang malaking kahon na hugis parisukat. Nilapag yun ni Enzo sa kanilang harapan. Tim, open it! Maraming utos ito kay Tim. Agad naman tumalima ang kanyang inutusan. Naguguluhan si Victor habang pinapanood ang unti-unting pagbukas na nakabalot na karton. Isa itong malaking kwadro. Evidence? See the evidence for yourself, Dad? Ani Enzo habang pinagmamasdan niya ang reaksyon ng kanyang ama. Oh God! Saan mo ito nakuha? Nanginginig nitong tanong sa kanya. Nang tuluyang tumambad sa harapan nito ang painting, ngumiti siya. Alam ko na, mula na nagsama kayo ni Mommy, hindi mo man lang binigyan ng pansin ang ubra niya. Ni kahit silipin ang kwartong punong-puno ng mga painting si Mom, hindi mo ginawa. Tama ba ako, Dad? Kaya ayan, tingnan mo kung nasa puso ng taong gumuhit niyan. Saglit na katahimikan ang namayani sa buong opisina. Maging si Vincent na tulala habang sinusuyod ng tingin ang malaking painting. Kabaliktaran niya ng painting na nakasabit sa kwarto ng kanyang ina sa hasyenda. Ang painting na nakita ni Camila kaya ito natulala noon dahil limit itong pinapanood ng kanyang ina habang nagpipinta sa tagong lugar sa dulo ng kanilang hasyenda noon. Sa kubong malapit sa batis sa palaging hideout nila noon ni Camila, ang painting na ito'y nakaharap ang mga mukha ng tao. Magkahawak kamay ang dalawa na sina Victor at Alma. Nasa gitna namang ito isang maliit na batang si Aris. Masaya ang nakaukit sa mukha ng tatlo. Ang magandang view sa likuran ay ang malaking villa na binigay ni Victor kay Alma. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang sorpresa ni Enzo sa ama. Kinuhan niya sa likod niyo ng isa pang painting na tuluyang ikinapanlumo ng kanyang ama. Picture ni na Victor at Alma na magkaakbay. May korolang bulaklak sa ulo ni Alma at may hawak rin itong bulaklak. Katulad ng mga bulaklak na ninanakaw niya noon sa hardin ng kanyang ina. Kaya ngayon ay intindihan niya kung bakit ayon itong gumawa siya ng koronang bulaklak para kay Camila o Elise noon. No! Sigaw ng kanyang ama. Akala mo maitatago mo habang buhay ang lahat ng kalokohang ginawa mo noon sa kanya? You're wrong, Dad. Sinaktan mo ng sobra si Mommy. Inilihim mo sa kanyang lahat, maging sa amin ng mga anak mo. And then now, ang lakas ng loob mong ipasok dito ang anak mo sa labas. Over my dead body, Dad. Pagbabayarin kong lahat ng taong nanakit sa ina ko. Umpisa pa lang kay Meredith, tandaan mo yan. Walang lingon-likod, dinalikuran niya ang kanyang ama. At binalibag ang pinto palabas. Blanko ang isipang pinarurot ni Enzo ang kanyang itim na BMW sa kahabaan ng highway. Hindi niya alam kung saan ang kanyang direksyon. Maya-maya natagpuan niya ang kanyang sarili na papasok sa Infinite Club. Nais niyang lunurin ang kanyang sarili sa alak kahit ngayong araw man lamang. Napatingin siya sa kanyang wristwatch. Pasado alas 7 ng gabi. Magbubukas pa lang ang club kaya wala pa masyadong customer. Naglakad siya sa mahabang pasilong kulay lila. Sa dulo ng kinaroroonan ng private room na lagi niyang inookupa noong naririto pa si Camila. Pasalampak siya na upo sa malapad na couch doon, saka nagsali ng whiskey sa baso at mabilis na tinungga. Hindi siya tumigil sa pagsali nang gati naramdaman ang epekto ng alak sa kanyang katawan. Nasa ganong sitwasyon siya nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Good evening, sir. Mabining bating sexy na babaeng pumasok. Hindi niya ito pinansin kahit pamilyar sa kanya ang boses nito. Patuloy siya sa pagsali ng alak at walang prenong nilagok iyon. Ilang saglit nakatingin ang babae sa kanyang harapan. Hindi pa rin niya ito nakikilala dahil ang tingin niya nanatiling nakatingin sa baba. Tanging ang maputi at bilugang minti nito ang kanyang saglit na nasulyapan. Who told you to come here? Hindi naman ako nag-order ng katable. Ani niya sa babae. Nakatayo pa rin to sa kanyang harapan. Inutusan po ako ng aming manager, Mr. Ledesma. Sagot ito sa kanya. I see. Tumayo siya. Ngunit nang ihakbang niya ang kanyang paa, nawalan siya ng balanse kaya bumalik siya sa pagkakaupo. Humalakak siya ng tawa. See? Wala pang hating gabi, hindi na ako makatayo ng tuwid. Maboard ka lang dito, miss. Mas mabuti pang umalis ka na lang at di ko kailangan ng serbisyo mo. I can manage myself here. Pagtataboy niya sa babae. Ngunit nang umupo siya ng tuwid, doon niya panasilayan ang mukha ng babae sa kanyang harapan. Nakadikwatro siya at may hawak na baso ng alak. Kahit medyo lumiit ang kanyang tingin sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan, ay nakilala niya ito. Margo Ilustre? Ngumiti ito sa kanya. Ngiting ng aakit. Why is she here? Tanong niya sa kanyang isipan. I am currently working here, Mr. Ilustre. Baka sakaling nais mong malaman kung bakit ako narito. Saad nito na mukhang nahulaan pang tanong niya sa kanyang isipan. Hindi niya pinansin ang sagot nito. Tinuro niya ang pintuan. Makakaalis ka na, Miss Ilustre. I don't need you here. Utos niya rito. Ngunit sa halip na sumunod, mas dumapad pa ang ngiti nito na nakatayo sa kanyang harapan. I'm sorry, Enzo, but I will follow the order of my manager. I will stay here with you.
Huwag kang mag-alala, hindi naman kita kakainin. Uupo lang ako dito sa tabi mo, promise. Sagot nito sabay hakbang palapit sa kanya. Gusto mo bang ipasarado ko tong club? Kayang-kaya kong gawin yon ora mismo. Baka mamulan ka pa ng trabaho, Miss Ilustre. Sagot niya sa panghahamon dito. Bigla siyang tumayo upang guyo din sana ito palabas ng kwarto. Ngunit hindi pa siya nakakahakbang, muli siyang nabawal at nahawakan niya ito. Sabay silang natumba sa malapad na couch. Naramdaman niya ang labi nito sa kanyang leeg tumama. Napatihaya siya at nakapadong ito sa kanya. Ngunit salip umalis sa pagkakadagan nito sa kanya, kinintalan pa nito ng halik ang kanyang leeg, saka umayos ng upo sa kanyang kandungan, at nakahawak ang dalawang kamay nito sa mamasal niyang katawan. Itutulak na sana ito nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwas si Tim. Para siyang nabunutan ng tinik nang makitang papasok si Tim at mabilis tumapit sa kanila at hinablot ng kamay ni Margo. Get out! Sigaw nito kay Margo. Nagulat man ngunit walang nagawa si Margo kundi lumabas sa kwarto. Nasindakto dahil sa lakas ng pagkakasigaw ni Tim sa kanya. Nang makalabas na ito, siya naman binalingan ni Tim. Nanlalatang humilay si Angel sa couch. So, this is what you want, ha? Tinawagan mo na bang babaeng naiwan sa bahay mo? O baka mas gusto mong dun sa babaeng kumandong sa'yo katatawag? Parang nanin na sermon ni Tim sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Muli siya nagsalin ng alak sa dalawang baso at iniabot kay Tim ang isa. Let's cheers for my happy life. Nakangiti niyang sabi sa may lapit ng baso sa baso nito. Akala mo, masasolve lahat ng problema mo kapag nalunod ka sa alak? Paano kung nahuli ako ng dating? Akala mo ba sa tagpong yun di madadagdag ng problema mo? Hindi ka talaga nag-iingat. Alam mo naman kung gaano katusang babaeng yon. Hinayaan niya lang na sumabog ang kanyang tenga sa sermon ni Tim sa kanya. Tama naman to. Ilang saglit lang inakay siya ni Tim palabas ng club. Hanggang sa naramdaman niya ang paglapat ng kanyang likod sa higaan. Dahil sa kalasingan niya na nakilala ang taong nag-aasikasa sa kanya. Bagkos, sinigawan niya pa ito. Napahilama siya ng mukha pagkatapos ay naalala ang mga nangyari kahapon. Nasigawan niya si Camila. Bakit niya yung nagawa? Sinuntok-suntok niya ang kanyang ulong masakit pa rin dahil sa hangover. Anong gagawin niya para makabawi kay Camila? Dinner date? Ngunit kilala niya itong hindi mahilig sa mga pa-surprise, lalo na kapag kakain sa labas. Vacation? Where? Ibang bansa? Maraming katanungan naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit alin doon ang kanyang gagawin? Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho dahil sa mga iniisip. Parang wala ka na sa iyong sarili, boss. May problema ba? Tanong ni Tim sa kanya na may nakakatulong iti sa mga labi. Hindi niya namalayan ang paglapit ito, kaya bigla siyang napangat ang tingin. Ano sa palagay mo? He answered sarcastically. Umiti si Tim. Muntik na niyang batuhin to ng keyboard sa kanyang harapan. No. Masakit yan, boss. Ano ka ba? Binibiro lang naman kita eh. Kanina ka pa kasi balisa. Konti na lang mababasag mo na yung bungo mo, kakasuntok. Sagot ni Tim habang nasa ere ang dalawang kamay. Dahil sa takot at tuloy ihagis ang hawak na keyboard sa kanya. Tinaasan niya ito ng tingin. Para na nga ako mababaliw dito eh. Nagawa mo pang magbiro? Umiiling niyang sagot. Aba, syempre. Baka gusto mo samaan pa kitang umiyak. Nakangisi nitong sabi. Ah, ganun. Baka gusto mo ibigay ko na sa iyong huling sahod mo. Tingnan natin kung makakaya mong bayaran ilang buwang tira sa buwanan mo sa kondo. Ayaw mo ata magkaroon ng sariling bahay, ha? Ganda niya rito. Mabilis na lumapit si Tim sa kanyang mesa at pinagsalikop ang dalawang kamay. Sorry na, pinapatawa lang naman kita, boss. Sagot nito, kahit alam niyang inaasar pa rin siya nito. Nasa matinding asaran sila nang tumulog ang kanyang cellphone. Number yun ang isang katulong sa kanyang bahay. May problema na naman ba siya? Naiiling si Enzo sa kakulitan ni Tim. Alam niya na pinapasaya lamang siya nito, kaya't sobrang na-appreciate niya ang ginawa nito. Masarap magkaroon ng kaibigan na kilala ka mula ulo hanggang talampakan. Yung tipong alam ang gagawin sa tuwing may unos sa dumating sa iyong buhay at hindi ka basta-basta iiwanan. Pinukaw ng tunog ng cellphone ang kanyang atensyon. Napakulot ang kanyang noon na makitang numero na rumihistro sa kanyang screen. Numero iyon ang isa sa katulong niya sa bahay. May problema na naman ba kaya siya? Bulong ng kanyang isipan. Kinabahang sinagot niya iyon. Is there a problem? Diretsong bunga niya sa tumawag. Wala naman po, sir. May papasabi lang po sana si madam. Kinakabahang sagot nito. Say it. Sabi niya po kasi, pagkatapos po ng trabaho ninyo, pumunta rin po kayo doon sa lugar na itetext niya po sa inyo. Paliwanag nitong ikinangiti niya. Okay. Nang matapos ang tawag, lihim siyang napangiti. Mukhang siya pa atang isosorpresa ni Camila.
Napatingin siya sa orasan sa kanyang opisina. Pasado alauna na pala ng hapon. Hindi niya namalayan ang oras dahil sa sobrang dami naglalaro sa kanyang isipan. Dagdagan pa ng mga kalokohan ni Tim. Mabuti na nga lang umalis ito dahil may kailangan itong asikasuhin sa marketing department. Kahit ang kanyang tanghalian, hindi niya na naalala. Isa, dalawa, hanggang sa sumapit ang alas 5 ng hapon na hinihintay niya. Ngunit sa halip na maging excited siya, biglang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi nang matanggap ang text mula kay Camila kung saan niya ito pupuntahan. See me at Infinite Club, sa dati ninyong inuupahang kwarto. Halos mabitawan niyang hawak ng cellphone. Why there? Kinakabahan man, ngunit wala siya nagawa kundi sabihin kay Tim kung saan siya nito ihahatid. Maging ito'y saglit na napahinto nang marinig ang lugar. Iisa lang ang kanilang isipan, si Marco. Samantalang masaya si Anastasia habang inaayusan ang loob ng private room dahil dito sila una nagkakilala. Dito rin niya aayusin ang gusot sa kanilang relasyon. Kailangan nila ng privacy. Kailangan nila makapag-usap ng masinsinan. Ayaw niya sa labas kumain. Mas gusto niya rito dahil masasolo niya si Vance. Gusto niya rin iparinig dito ang kanyang magandang boses na tinatago. Nais niyang makilala siya nito ng buo. Kaya mas maganda kung dito dahil dito nag-umpisa ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon kung kailan nabuo ang kanilang nag-iisang si Nash. Kinakabahan man, ngunit nilalabanan niya yun. Hindi siya sanay sa mga gawain ganito. Ngunit para sa kanyang pamilya, ang mga hindi niya pa ginawa noon, gagawin niya na ngayon. Alam niyang isa sa mga hinahanap ng mga lalaki sa isang babae ay ang pagiging malambing mo sa kanila at tapat. Kailangan niyang alagaan ang relasyon niya kay Enzo bago pa man may mangyari. Halos nangangawit na siya kakalakad paikot-ikot sa loob ng kwarto ng may kumatok. Huminga muna siya ng malalim bago binuksan ang pintuan. Nakatayo sa labas ng pintuan ang napakagwapong si Enzo, bit-bit ang leather jacket na brown. Napangiti siya sa paghanga rito. Simpleng puting long sleeve at brown slacks ang suot nito, nabukas ang tatlong butones sa dibdib. Sumagay sa kanyang isipan na nakikita sa leg nito kagabi, ngunit agad niya iyong pinalis. Ayaw niyang masirang kanilang labi. Hi! Bati niya. Umiti si Enzo sa kanilang pitan siya at niyakap na mahigpit. Hinalikan nito ang kanyang noo, mga mata, ilong, maging ang pisngi bago isang matamis na halik ang iginawan sa nakaawang niyang mga labi. She felt touched. She want to cry. She want to fix everything. Mga simpleng hiyaw ng kanyang isipan habang yakap-yakap ang lalaking kanyang mahal. You cried? Nag-aalala na itong tanong sa kanya nang titigan nito ang kanyang mukha. Umiling siya. Konti lang. Nakangiti niyang sagot habang nakayakap pa rin sa bewang nito. Hindi raw pero konti lang. Ano yun? Natatawang piningot itong kanyang maliit na ilong. Inakay siya nito paupo sa malapad na couch. Magkatabi silang naupo roon. Nakaakbay naman ang isang braso ni Van sa balikat niya. Bago pa ito dumating, lumagok muna siya ng ilang beses sa margaritang naroon, pantanggal ka ba at pampalakas loob? Kamusta ang trabaho mo? Hindi ka ba nahirapan? Sobrang lasing mo kagabi. Sunod-sunod niyang tanong habang nakatingala rito. Sobrang sakit nga ng ulo ko, sweetheart, na wala lang na makita kita. Nakangising sagot nito. Bolero? By the way, may burger, mozzarella stick at pizza akong in order. Baka gutom ka na. Alok niya sa mga pagkaing nasa mesa sa kanilang harapan. Join me. Paglalambing nito sa kanya. Okay. Masaya nga nilang pinagsaluan ng mga pagkain. Napansin niyang gutom na gutom ito at mukhang hindi pa ito nagtatanghalian. Nagsisituloy siya kung bakit dito niya ito dinala. Ipinaghanda niya lang ito mamaya ng maayos na hapunan sa bahay. Pagkatapos nilang kumain, saglit na katahimikan ang namayani sa loob ng kwarto. Tanging ang malamyo sa tugtugin ng piano ang siyang maririnig sa loob na mas nalang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. I'm sorry. Anas ni Enzo kapag kwan. Nagets niya kung para saan iyon. Walang problema. Maikling sagot niya. Bigla itong pumihit paharap sa kanya. Taimtim siya nitong tinitigan. Gusto kong ayusin natin ang ating pamilya. Gusto ko makasama ang anak natin. Gusto ko magpakasal tayo ulit at magkaroon pa ng maraming mga anak para hindi maging malungkot si Tonton. Malungkot itong sambit. Hindi niya napigilan ang pananalitay ng luha sa kanyang mga mata at pisngi. Ang mga iyon, ang gusto kong sabihin sa iyo, Enzo. Gusto kong magsimula tayong muli. Gusto kong magkaroon ng maayos sa pamilya, yung hindi watak-watak. Ayoko maranasan ng mga anak ko ang pamilyang katulad ng sa akin. Umiiyak niyang sambit. Yes, sweetheart. Ayusin natin to. Magsimula tayong muli. Saad naman ni Enzo sa kaniyakap na mahigpit si Camila.